isang mabiyaya at makapilipinong pagbati sa bawat isa. Narito na naman tayo upang madagdagan ang inyong kaalaman at kasanayan sa araling inihanay at inihanda para sa inyo sa signaturang Filipino sa Piling Larang Akademik. Ang aralin para sa ikalawang linggo ay hinggil sa Elemento sa Programang Pampaglalakbay. Ang pinakamahalagang kasanayan na lilinangin sa araw na ito ay ang sumusunod. Una, natutukoy ang elemento ng lakbay sa naysay. Ikalawa, natitiyak ang mga elemento ng pinanood na programang pampaglalakbay. Narito ang mahalagang tanong sa araw na ito. Sa paanong paraan maipababatid ang kagandahan ng mga tanawin o lugar na inyong napupuntahan o napuntahan sa ibang tao o mambabasa? Ito ay sasagutin natin mamaya. Bago tayo tumungo sa panibagong aralin, ay magbalik-aral muna tayo sa araling tinalakay sa nakaraang linggo, ang katangian ng lakbay sa naysay. Ang gawain natin ay hanap salita. Hahanapin ang mga salita mula sa grid lines patungkol sa katangian ng lakbay sa naysay. Atin na umpisahan. Hanap salita. Magaling! Nakapupukaw! Ang lakbay sa naysay ay naglalaman ng mga paksang nakapupukaw ng interes sa mambabasa. Ang paraan ng paglalahad ng mga kaalaman at karanasan ay sa pamamagitan ng paggamit ng simpleng wika at magaang na tono. Sumunod, hanap salita. Mahusay, payak. Kinakailangan ang lakbay sa naysay ay gumagamit ng payak na wika. Simple at malinaw ang mga salita, kaisipan at pagpapaliwanag na gagamitin sa pagpapabatid ng nilalaman ng akda. Sumunod, hanap salita. Tumpak, organisado. Marapat na organisado ang istruktura ng lakbay sa naysay. Mas madaling unawain at basahin ang akda kung ito ay may maayos na pagkakasunod-sunod at nakapaloob din ang mga bahagi ng pagsulat ng sanaysay tulad ng mga kawili-wiling simula, katawan at wakas. Hanap salita. Tama! Informatibo. Pangkaraniwang bahagi ng lakbay sanaysay ang magbigay aluyo sa mga mambabasa. Kasabay rin ito ang ganitong uri ng sulatin ay nararapat na magtaglay ng mga mahalagang impormasyong makaradagdag o makadadagdag sa kaalaman ng mga mambabasa. Hanap salita. Magaling! Personal. Ang lakbay sa naysay ay batay sa personal na karanasan. Bagaman ito ay nakasalig sa sariling kwento ng karanasan, mababakas pa rin dito ang pagiging makatotohanan dahil sa mga patunay na ibinahagi ng may akda. Karagdagan, nagsasalaysay sa unang panauhan. Ang lakbay sa naysay ay gumagamit ng mga panghalip tulad ng ako, ko, akin, kami, at tayo, sapagkat ito ay mga tala ng pansariling kaisipan at karanasan ng sumulat. Mahusay klase, sapagkat sariwa pa sa inyong alaala o kaisipan ang nakaraang aralin. Isa sa mga nakagawian na natin mga Pilipino kung tayo ay may libreng oras at siyempre may sapat na salapi. Sa panahon na wala pang pandemya ay ang mamasyal o maglakbay sa iba't ibang pukong pasyalan o mga nakasaysayang lugar sa ating bansa. At may iba pa naman ay nabibigyan pa ng oportunidad na makarating sa ibayong dagat o ibang bansa. Batid kong alam na alam ninyo itong mga lugar na aking ipakikita. Narito tayo sa gawain lakbay sa
nakasakay. Halina't damhin natin na wari tayo'y nakasakay mismo sa eroplano at tutungo sa lugar na inilalarawan. Handa na ba kayo? Sakay na! Una, ang tinaguriang summer capital ng Pilipinas na matatagpuan sa lalawigan ng Benguet. Ito ay nasa ibabaw ng isang talampas na may 1,520 metrong taas mula sa dagat at may pangkaraniwang temperaturang 18 sentigrado. Ang malamig na klima ng syudad ang nagsisilbing pangunahing atraksyon upang puntahan ito ng mga bakasyonista, lalo na sa panahon ng tag-init. Narito ang ating pagpipilian. Baguio City, 100 Islands, Bulkang Mayon, magaling Baguio City. Sumunod. Ito ay isang aktibong bulkan sa lalawigan ng Albay, sa pulo ng Luzon sa Pilipinas. Bantog ang bulkan dahil sa halos perpektong hugis apa. Ito ang naging hilagang hangganan ng lungsod ng Legazpi, ang pinakamataong lungsod sa Kabikulan. Narito ang ating pagpipilian. Baguio City, 100 Islands, Bulkang Mayon. Ang sagot ay Tumpak, Bulkang Mayon. Sumunod. Ito ay isang anyong lupa sa Bohol. Dito sa Pilipinas, mayroon tinatayang 1,260 mga burol, subalit maaaring nasa 1,776 na mga burol ang nakakalat sa kabuuang lupa na may 50 square kilometer. Nababalot ng mga lunti ang damo ang burol at nagiging kulay chocolate naman kapag tag-araw. Kaya ito ang naging pangalan nito. Narito ang ating pagpipilian. Boracay, 100 Islands, Chocolate Hills. Ang sagot ay magaling, Chocolate Hills. Sumunod, isang destinasyong pangturista na matatagpuan sa Barangay Lukap, lungsod ng Alaminos, Pangasinan, Pilipinas. Ito ang unang pambansang parke ng Pilipinas. Binubuo ng 110, ngunit 110 lamang ang makikita tuwing tataas na paglaki ng tubig. Pinaniniwala ang 2 milyong taong gulang na ang mga pulo. Narito ang ating mga pagpipilian. Boracay, 100 Islands, Chocolate Hills. Ang sagot ay magaling, 100 Islands. Sunod, isang tropikal na pulo na tinatayang matatagpuan 315 kilometro o 200 milya sa tibog ng Maynila at 2 kilometro sa hilagang kanlurang dulo ng pulo ng Panay sa kanlurang Visayas sa Pilipinas. Ang pinakamagandang bahagi sa isla ay ang 4 na kilometrong White Beach na ito ang pinakamagandang baybayin sa buong mundo at nahiram noong 2012 sa Travel Plus Leisure Magazine bilang Best Island in the World. Ang mga pagpipilian: Boracay, 100 Islands, Chocolate Hills. Ang sagot ay
Magaling, Boracay! Sa nakaraan, nalaman natin ang mga layunin at katangian ng matamang pagsulat ng lakbay sa naysay. Ngayon naman ay tutungo tayo sa mga elemento nito. Narito tayo sa gawaing halo letra arangkada. Isaayos ang mga letra upang mabuo ang salita. Unang bilang. Halo letra arangkada. Ang sagot ay tema. Ito ang sentral o pangkahalatang ideya kung saan umiikot ang mga detalye sa teksto. Ikalawa. Halo letra arangkada. Ang sagot ay anyo at istruktura. Inilalahad dito ang maayos at lohika na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sumunod. Halo letra arangkada. Ang sagot ay kaisipan. Ito ang mga ideyang nabanggit na kaugnay at nagpapalinaw sa tema. Sumunod. Halo letra arangkada. Ang sagot ay wika at estilo. Tumutukoy ito sa uri, antas at estilo ng pagkakagamit ng wika na nakaapekto rin sa pag-unawa ng mambabasa. Sumunod. Halo letra arangkada. Ang sagot ay larawan ng buhay. Sa bahaging ito, inilalarawan ang buhay sa isang makatotohanan at masining na pagsasalaysay. Sumunod. Halo! Letra arangkada. Ang sagot ay damdamin. Naipapahayag ng may akda ang kanyang damdamin ng may kaungkupan at kawastuhan. Sumunod. Halo, letra arangkada. Ang sagot ay himig. Nagpapahiwatig ito ng kulay o kalikasan ng damdamin. Maaaring masaya, nananabik, namamangha at iba pa. Ang pagsulat ng sanaysay ay isang popular na genre. Nakatutulong na malaki sa mga turista ang mga nababasa nila mula sa travelog upang magkaroon sila ng ideya at paalaman sa isang lugar na ninanais nilang puntahan. Ito rin ang nagbibigay ng detalyadong impormasyon hinggil sa magagandang tanawin o pasyalan upang mahikayat ang mga tao na magtungo roon. Nararapat sundin ng mga manunulat ang ilang patnubay upang mas maging kaakit-akit at kawili-wili sa mga mambabasa ang kanilang akda. Una, magsagawa ng pananaliksik sa lugar na nais puntahan. Kinakailangang mayroong kang paunang kaalaman hinggil sa ilang mahalagang detalye tulad ng mga kaugalian o paniniwalang umiiral sa komunidad. Maging ang wika na kanilang ginagamit upang maihanda at maiangkop ang sarili sa pakikipag-ugnayan sa mga tao na ninirahan doon. Sumunod. Magsulat sa punto de vista ng unang panauhan. Ang lakbay sa naysay ay sarili mong kwento kaya't mahalaga maipabatid sa mga mambabasa ang iyong mga nararamdaman, pinagdadaanan, obserbasyon at maging ang mga puna sa iyong naging paglalakbay. Ito man ay kombinasyon ng mga kaaya-aya o di ka nais-nais ng mga pangyayari, pagkamangha o pagkadismaya. Mahalagang maging tapat ka sa pagsasalaysay sa pamamagitan nito.
Masasalamin ang pagiging makatotohanan at sinseridad mo bilang manunulat. Sumunod ay magbigay ng malikhaing paglalarawan sa mga pasyalan o tanawin. Gamit ang iyong imahinasyon at sa tulong ng mahusay at detalyadong pagsasalaysay ng manunulat ay maaari na rin niyang makita o maramdaman ang pinagdadaan ng karanasan ng may akda sa naging paglalakbay nito. Ika-apat, magtala ng mga impormasyon sa paglalakbay at sikaping kumuha ng mga larawan. Gamit ang mga journal, itala ang ilang mahalagang detalye sa mga lugar na iyong napuntahan. Ito ang magiging batayan o guide upang mas maging epektibo ang sanaysay. Ang mga kuhang larawan naman ang deskripsyon nito, ang magsisilbing suporta upang mas maging kapanipaniwala ang akda sa mga mambabasa. Ikalima, maglahat ng napulot na aral o realisasyon mula sa paglalakbay. Ang pagtatala ng manunulat ng mga natutuhan, lalo't higit ang mga pagbabahagi ng mga aral, ang may tuturing na pinakakaluluwa ng sanaysay. Tanda muli, ito ang mga marapat natin sundin sa pagsulat ng lakbay sanaysay. At upang malaman ko na lubos niyong naintindihan ang aralin, narito tayo sa ating pagsusulit. Kaya't kunin ang panulat at sulatang papel. Panuto, buksan ang padlock sa pamamagitan ng pagtitipa ng tamang sagot. Una, nagpapahiwatig ito ng kulay o kalikasan ng damdamin. Maaaring masaya, nananabik, namamangha at iba pa. Ang sagot ay tumpak, himig. Ikalawa, ito ang sentral o pangkalahatang ideya kung saan umiikot ang mga detalye sa teksto. Ang sagot ay tema. Sumunod, naipapahayag ng mayakda ang kanyang damdamin ng may kaangkupan at kawastuhan. Ang sagot ay damdamin. Ika-apat, inilalahad dito ang maayos at lohikal na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang sagot ay anyo at istruktura. Ikalima, ang panauhang ginagamit sa pagsulat ng lakbay sanaysay sapagkat ito ay ang sarili mong kwento. Ang sagot ay unang panauhan. Sa bahaging ito, inilalarawan ang buhay sa isang makatotohanan at masining na pagsasalaysay. Ang sagot ay larawan ng buhay. Sumunod, ito ang mga ideyang nabanggit na kaugnay at nagpapalinaw sa tema. Ang sagot ay magaling kaisipan. At panghuli, tumutukoy ito sa uri, antas at estilo ng pagkakagamit ng wika na nakakaapekto sa pag-unawa ng mambabasa. Narito ang kasagutan. Wika at estilo. Mahusay klase. Balikan natin ang mahalagang tanong. Sa paanong paraan may pababatid ang kagandahan ng mga tanawin o lugar sa inyong napuntahan na lugar o napasyalan
sa ibang tao o mambabasa. Tama sa pamamagitan ng matamang pagsulat ng lakbay sa naysay. At ikaw bilang magbabahagi ng iyong lakbay sa naysay, marapat na sundin ang lahat ng gabay na tinalakay natin kanina upang tiyak at walang dudang makahihikayat tayo o kayo na pumunta rin sa lugar na iyon, na iyong napasyalan o napuntahan. Narito na tayo sa ikomento mo. Itipan na ang iyong katanungan at akin itong sasagutin. Mula sa Dalandanan National High School, gaano po kahalaga ang kasanayan sa pananaliksik sa genre na ito? Maraming salamat! Napakahalaga ng isang pananaliksik sa pagsulat ng lakbay sa naysay sapagkat kinakailangan sa pagpapakilala ng lugar na iyong napasyalan o napuntahan ay may kaakibat na batayan at tumpak ang mga impormasyong iyong ilalahad. Gayon din, upang hindi mawala ang kredibilidad mo bilang manunulat at mapulaan ang iyong sanaysay. Ika nga ng iba, fake news. Kaya magsaliksik muna bago ito ibahagi sa iba. Sa inyong mga self-learning module, sagutan ang mga pagsasanay at gawain sa ikalawang linggo ng aralin. Bilang takdang aralin, panoorin ang isang episode ng programang Pampaglalakbay ng mga lugar sa ating bansa sa telebisyon o sa internet. Tukuyin at suriin ang mga elemento ng paglalahad na nakita nyo rito. Ibigay rin ang refleksyon nyo matapos itong mapanood. Gamitin gabay ang mga ang sumusunod na balangkas. Una, pamagat ng programa. Ikalawa, petsa ng pagpapalabas. Ikatlo, buod ng paglalakbay. Ikaapat, elemento ng programang pampaglalakbay. Ikalima, refleksyon. At ikaanim, sanggunian o URL. Ang pinakamahalagang kasanayan na nalinaw natin sa araw na ito ay natutukoy ang elemento ng lakbay sa naysay at natitiyak ang mga elemento ng pinanood na programang pampaglalakbay. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Magkita-kita tayo muli sa susunod. Ako ang inyong lingkod, Ginang Rosemary Villera, Daluguro mula sa Valenzuela National High School na nagsasabing, anumang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Paalam!